Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And ngayong araw po ay meron po tayong papakinggan at gagawa ng reaksyon hinggil nga po dito sa mainit-init na paglabas ng mga bagong testigo dito sa Franz Ruiz case, no? At sa maraming nakapanood na ay hindi nga nila maiwasan na manggalaiti pa rin, especially itong ating mga senador. Doon si Senator Rafi Tulfo at ito nga po si Senator Jinggoy Estrada. So, ayun guys, papakinggan po natin yung kabuuan ng hearing kanina at yung paglabas po ng panibagong testigo hinggil dito sa mga kasong kinaharap no, ni Franz Ruiz. Okay? Pakinggan po natin ang simula ng hearing kanina po, no? At narito rin po ang si Mr. Richard Pinto. Iba yung pawpaw sa poll, ano? Magkaiba yon. So, bukod po doon sa resulta ng polygraph examination at yung mga direktiba ng committee ito sa MSWD o CSWD ng Batangas, ay atin pong minarapat na makaharap yung mga tatlong bagong testigo at bigyan din ng pagkakataon si mag-asawang Ruiz na harapin yung mga bagong testigo at bigyan sila ng pagkakataon pabuluanan, patotohanan o tanggihan yung salaysay, sinumpang salaysay ng mga sumusunod na nabanggit ko na kanina. Uunahin ko po si mukhang durog talaga si ano rito. Miss Melinda Magno. Nasaan po kayo, ma'am? Teka. Paki-on yung inyong microphone o sa pakitulungan. Meron po kayong sinumite sa amin na sinumpa ang salaysay at nagsasaad ito ng pagsabi ninyo na nakilala nyo si Ms. Elvi Vergara noong taong 2017. Kasi po noong na... Napakaraming hearing namin, magkakaiba po yung version. Ang sinasabi ay nagsimula daw po magtrabaho si Elvi Vergara, Manang Elvi Vergara, sa mag-asawang Ruiz ng 2017. Subalit, doon naman sa version na mag-asawang Ruiz ay sinasabing sila, siya ay nagtrabaho noong 2019. So, sa iyong sinumpang salaysay na hawak ng committee ito, ay sinasabi mo ang ibang version. Gusto namin malaman muna kung ikaw ba talaga itong Melinda Ekradinan Magno na hawak ko yung sinumpa ang salaysay. Opo. Ikaw ba ay talagang nanumpa at pumunta, nagbigay ng iyong salaysay na voluntaryo at hindi ka pinilit? Opo. Nakalagay po dito na ikaw ay nakilala mo. Kailan mo nakilala si Manang Elvi Vergara? Nakilala ko po yan noong 2017. 2000, sa paanong paraan? Ako po ay namasukan ng May 2017 po. Kayo po ay namasukan ng? May 2 po. May 2, 2017. Natatandaan niyo ba? Saan po? Bilang ano po? Saan po kayo namasukan? Kay Franz po. Kay kanino po? Franz po. Kung ipatuturo ko po dito sa mga naririto sa bulwagang ito, kung sino yung iyong naging amo noong Mayo 2017, kaya mong gawin? Opo. Kaya mong tumayo o saan? Yung babae na page natin, pwedeng samahan niyo. Babae na lang para pwede kang tumayo at ito, lapitan niyo at siguro mga tatlo o dalawang metro lamang ang pagitan. Ituro niyo kung sino yung pinagtrabahuhan niyo. Yan
Pakailakas po. Nakaputi. Eh, yung sino pa ho? Siya lang. Sino ho yung asawa? Alin po ang asawa? Ituro niyo ho. Let the records reflect that witness Melinda Ekrarinan Magno is pointing to spouses Ruiz seated in this hall. Pwede na ako kayo po? Mr. Chair, Senator Estrada? Only one question kay Madam Franz. Madam Franz, kilala mo to si Melinda? Sorry po, Your Honor and Mr. Chair. Opo. Alright. Likewise, that spouses Ruiz are being assisted by their counsel. Kayo po yung abogado? Kayo po yung abogado? Attorney Norman Arugay, Your Honor. Attorney Arugay. Any other questions, Senator Estrada? Dito guys, marami rin nangagaling dito sa... Manang Melinda Magno. Kayo po ay namasukan sa mag-asawang Ruiz at nakilala nyo, sabi nyo kanina, si Manang LB Vergara. Ano po ang, sino po nauna? Siya o kayo? Mayto po ako eh. Ano po? Mayto. Mayto siya po? Hindi ko na po natandaan yung pagpasok niya dahil nung pumasok po ako doon ay... Nung pumasok kayo, nandun na ba si LB o nauna ka? Hindi ko naman po natandaan ko lang. Basta 2017 po ako nandoon. Bago mga isang linggo po, bago ko pa siya nakilala. Araw po siguro ang pinag-anuhan namin dalawa. Araw ang pagitan. Opo. Hindi mo na maalala kung sino ang nauna. Opo. Pero nagkasabay kayo. Anong uri ng trabaho ninyo? Sa tindahan po. Saan lugar ito? Mamburaw? Mamburaw po sa barangay si Saiz po. Kayo po itika saan? Taga Mamburaw po, barangay Nuebe. Tiga ron din kayo sa bayan ng Mamburaw. Opo. So kayo ay na-recruit ng mag-asawang Ruiz. Sa paanong paraan? Kayo ay nag-apply o naghahanap sila ng mga kasama sa tindahan o paano? May nag-recruit ba sa inyo? Meron po nag-recruit sa akin na taga Kabakaw po. Sino po yun? Sinamahan po ako noon. Sino po yung nag-recruit sa inyo? Hindi ko po kilala kung hindi ko na po tanda yun. Matagal na po eh. 2017. So, tika Mamburaw din po yon. Taga-Abra po. Ano? Taga-Abra po yung nag-recruit sa akin. Baka malito po yung iba na ikinig. Meron pong Abra na lalawigan sa Norte. Pero ang alam ko sa Mindoro, meron tinatawag na Abra de Ilog. Abra de Ilog po. Abra de Ilog. Liwanagin natin. So, itong Abra de Ilog ay isang bayan. Opo. Hindi ito yung Abra natin doon sa Norte, sa malapit sa Baguio. So, Abra de Ilog, nirecruit kayo at kayo ay namasukan. Gano'ng katagal kayo namasukan sa mag-asawang Ruiz? December po ako umalis noon eh. 2017 din po. November? December po. December. So, halos 6 na buwan lang kayo. Opo. Bakit po? Kayo ay 6 na buwan lamang nagtrabaho sa mag-asawang Ruiz. Kaya po ako umalis noon, gawa po na tinaga po yung kamay ko, maigi po at... Paano po? Tinaga po yung kamay ko, maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Tinaga kayo ng gulok? Opo. Malakas? Opo. Baliktad, likod? Baliktad po, yung likod po. Sa anong parte pwede niyo sa... Dalawang, ginayong po yung kamay ko at dinatakot ko po yung basura. Tinaga pong gayon ng kamay. Pwede ba kayo tumayo para maipakita nyo yung pagmumonstra sa amin sa committee ito? Hawak nyo yung basura. Pinako po po yung basura. Pakitaas nga yung mic. Ayan guys, nakita nyo, no? Idedemo na ni Madam yung kung paano siya tagain dito. At grabe, no? Ibang klase yung revelasyon na hinain ng ngayon, no, ng partido ng mga naabuso dito, grabe. Dinatakot ko po yung basura ng gayon, tapos yung pagtakot ko pong gayon, tinaga yung kamay ko. Bakit ito kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. So, malakas yung hataw sa inyo? Parang addict, no? Parang addict yung
alam mo yung, alam nyo guys, yung meron silang kanya-kanyang trip. Di ba? Wala naman palang kasalanan, tapos tatagain mo. Ano yung trip mo lang? Adik ba kayo? Yo, pero opo. Baliktad. Baliktad po. So, hindi ka na hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung... Saan nagsimula yung hawak ng gulok? Sa taas o baka ganun lang, kantiw? O yung talagang... Hindi naman po, hindi naman po ganun sa sinubrahan ng lakas. Eh, pero kung hindi baliktad yung talim... Ay, baka po na... New vacancy in the USA? Air conditioner repair workers needed. Various levels of experience. Housing for foreigners is possible. See additional information. Puto lang kamay ko. Dalawang kamay, isang kamay? Dalawa po. Sino po ang gumawa? Si Pans po. Grabe. So sa lakas, nabitawan niyo ba yung basura o? Parang adik pala talaga. Ay di, binitawan ko pong kaya at siyempre, naplosan ko yung kamay ko at masakit nga po yung ginawa niya sa akin. So talagang gustong saktan ka na hindi na umulit. Nung pagtagang mabaliktad, hindi na inulit. Hindi na po. Nagtatakbo ka o tinanong mo kung ba't ka tinaga? Ang sabi ko po sa kanya, nakakasakit ka na eh. Para kang hindi tao eh. Ano sagot ko sa inyo? Hindi na po na siya umulit. Tapos po umalis na sa tabi ko. Anong palagay mo? Kung ikaw ay Mayo nagsimula, ilang buwan pagsisimula mo sa trabaho nangyari yung pagtataga? December po iyon. December 14, tinagaan yung kamay ko. December 15 po umalis ako. December, ano kapit tinaga? Anong araw ulit? 14 po. 14. So kinabukasan, umalis ka na? Opo. Dahil doon sa pagtatagang yon. Opo. So mula Mayo hanggang Disyembre, kumusta naman ang trato sa'yo bilang isang kasama sa bahay at katulong sa tindahan? Pag ako po ay napasok sa kanya tuwing araw-araw ay lagi po niya akong minumura dahil bagal na bagal ko daw tumarbaho. Paano? Paano napasok araw-araw? Kayo ba live-in o stay-out? Stay ano ba ho? Kayo ba stay-out po. Nauwi kayo sa bahay nyo? Opo. Tapos araw-araw kayo napasok? Hindi kayo doon nakatira? Hindi po. Ayun. So, dinadatnan nyo lang doon ay si Manang LB? Opo. Ayun. So, ulitin nyo ho, lagi kayong minumura? Minumura po ako dahil ako daw mabagal daw kumilos. Tagal na tagal ko daw matapos ang trabaho ko. Ano na, Senator Strada? Paano ko minumura, Melinda? Aling Melinda? Sabi po sa akin, apurahin mo ika yan at marami pa tayong trabaho na iba, hindi lang ika yung trabaho na yan. Hmm. Paano ko minumura? Adi, dinuduro-duro pa ako doon sa pinatatrabahoan ko. Kahit po maraming tao, dinuduro po niya ako doon. Teka, sinisweldohan ka ba? Kompleto man sweldo mo? Pagkano usapan niyo sa sweldo? 4-5 po ang sahod ng isang buwan. Ang ginagawa ko po, nagbabali-bali na lang po ako ng kuwan pang ano sa bahay. Hindi, kompleto naman ang sweldo ninyo. Binabayad niya. Hindi ko na po nakakuan yun dahil pag alis ko po noong buwan ng December, hindi na po nakipagkwintahan sa kanya. Hindi, nung umpisa niyo lang, nung nag-umpisa kayo magtrabaho noong May 2, 2017, hanggang December, buo ba ang sweldo binabayad sa inyo? Wala po. Wala, hindi kayo pinapasweldo? Hindi po, bali-bali lang po hanggang umalis ako eh. Magkano ang binabali ninyo? Ay di mga bigas po lang, mga grocery, yun lang po, tsaka mga ulam. Walang pera? Wala po. Walang binibigay sa inyong pera? Wala po. Grabe okay. Pala talaga, no? So, ikaw ay araw-araw pumapasok at minumura, sabi mo, dahil mabagal ka. Ito ba'y trabahong bahay o trabaho doon sa... All around po ang nangyayari sa akin. Kung minsan po nasa bahay niya, naglalaba, naglilinis ang bahay. Pero ang usapan niya sa tindahan? Opo, ang alam ko po, tindahan lang ako. Sa inyo pong sinumpang sa Laysay, meron kayo nabanggit na anak niyo, Jerwell? Opo, kasama ko po, kami pong mag-ina. Magsabay kayong pumamasukan? Opo. Nandito po siya ngayon? Nandito po, ayun po. Si Jerwell ba? Ilang taon na si Jerwell? Siya ba yun, ano pa? Bobsek? Wala kasi nung pangasalaysay, pero hinihiling ng komiteng ito na dito ka rin maupo. Sige, sige. Pwede kong umurong tayo ng isa, Miss Cueto, para lumuhon-luwag dito sa... Pwede mo itabi kay France? Magtabi sila na ano? Magtabi sila magnanay.
Ayan, urong lang tayo ng one step, ano. Huwag ka matapad kong sex, malapit sa'yo. Mukhang nasa hustong gulang naman to si Jerwell. Ilang taon na anak niyo? 23 po ngayon. Nasa hustong gulang na. So, sabay niyo siya nagtrabaho nung May 2. Tama po, sabay kayo na masukan? Opo. Ayun. Nung umalis, sabay din, oh. Siyempre, kinuha ko po at baka po kung ano mangyari sa kanya. Kinama mo? Kinama ko na po siya. Siya po ay, nung namasukan, stay in o uwi din araw-araw? Stay in po. Ah, naiiwan siya? Stay in siya? Opo. Naiiwan siya. So, kayo po, umuwi, naiiwan siya. Bakit po ganon? Hindi niyo sinasama pa uwi? Ay, ang sabi po ng friend sa akin, stay in na lang daw at siya naman daw ay walang asawa. Okay. Ganun kalayo ba ho ang bahay niyo? Nilalakad lang pa? Guys, ay, malayo-layo din po eh. Nilalakad lang? Tricycle? Motor, nakamotor po kami. Ah, nakamindan na kayo motor eh. Saan kayo nakikiangkas? Doon po sa aking asawa. May asawa inahatid po ako. Inahatid kayo. Opo. So si Jerwell ay naiiwan sa bahay. So, yung sinasabi mo kaninang nakita mong ikaw ay tinaga, hindi mo to sinabi kay Jerwell, tinaga ako. Alam din niya. Hindi ko po sinabi sa anak ko. Pero ano yun? Pwede natin pa suspensya. May marka yun. Kung ano, uwi ka nanay. Ikaw nanay, at sasabihin mo sa anak, ay yung anak magagalit yun, natural. Siyempre, magagalit po yung anak ko. Asawa mo, sinabihan mo? Hindi ko rin po sinabi. Ah, hindi mo na rin sinabi. Basta yung kinabukasan, December 14, uwi mo na. Ano oras ka umuwi? Sa bahay? Sa takatapos? Ang pasok ko po ng trabaho, alas 5 ng madaling araw. Ang uwi ko po ng hapon, alas 7 po ng gabi. Yung pag-uwi mo ng December 14, hindi ka na bumalik ng December 15? Hindi na po. E paano ko si Jerwell na iwan doon? Ay, hindi yung pag-alis ko po, diretso yung uuwi na siya sa amin. Yung December 14? Opo. Sa balutan na, dala ng mga damit. Opo. Tatlo na kayo sakay sa motorsiklo. Ini-imagine ko, naging asawa mo nagda-drive, para kayong habal-habal, no? May dalawang angkas, gano'n. Dalawa pa siguro yung gamit. Tatlo po kami. Pati yung, siyempre, may mga damit dito ang dala. Opo, yung damit po niya, kinuha ko na rin. Tatanungin kita kami na, Jeremy. Hindi na siya nagtanong, saan tayo, ba't tayo nag-alisan na? Hindi kayo namalayan na mag-asawang Ruiz na paalis na? Hindi na po ako nagpaalam sa kanila nung oras na yan eh. Hindi, si Jerwin. Puro ads ha. Mayaman sa ads tong ano na to ha. ABS na to. Siyempre, dala yung mga bagahe niya, damit niya. Ay sabi ko sa kanya, Tana, umalis na. Umalis ka na dyan. O, alis na rin ako. Sabi ko sa kanya. So, ayaw ko nang bumalik. So, palihim kayong umalis? Opo, palihim na lang po kami dalawa mag-ina. Yung sinasabi nyo na dito sa inyong sinumpang sa Laysay, na nakita nyo kung paano maltratuhin si Manang LB. Natural, nakita rin yung anak nyo. Ay, hindi na po nyo nakita dahil sabay na po kami mag-ina na umalis noon eh. Hindi, yung simula Mayo hanggang Disyembre, siyempre sinabi nyo dito sa inyong pansanasyal na nakikita nyong kinukuro, tinuduro-duro, minumura din si LB. Nakita rin nyo ng anak nyo, tatanayin ka siya mamaya. Kasi stay in siya doon eh. Hindi natin alam kung pag-uwi nyo ng alas 7, kung ano nangyari nung alas 8, alas 9, alas 10. Opo. Malamang nakita niya. Pwede ba bang ilarawan mo sa kumiting ito kung ano mga nasaksihan mong pananakit kay Manang LB at sa kamay nino nanggaling, nagmula. Sino po? Kayo po, ako bang Manang Melinda. Yung nakita nyo, dito sa sinumpang sa laysay nyo, sabi nyo nakita nyo na sinasaktan si Manang LB. Pwede bang ilarawan nyo rito sa committing ito? Hindi ko po siya nakikita ang sinasaktan. Ah, yung oras na yan, ako lang po ang sinasaktan ng Franz. Ah, ikaw ang sinasaktan? Opo. Pero si Manang LB, nung una mong nakita, anong itsura niya? Ay, maayos po ang katawan niya. Mataba po siya noon. Mataba? Na araw-araw po siya nagliligo. Hindi naman po siya napapabaya sa sarili niya. Nung una mong nakita? Opo. Kakaiba sa yung itsura ng katabi mo ngayon? Ay, iba po noon. Makinis po ang balat niya noon eh.
So nung umalis ka ng December 2017, ang itsura ni Manang LB, pareho pa rin ang una mo nakita. Opo, yan pa rin po yung kanyang katawan noon. Ito ngayon, hindi ka naman nagulat na iba na yung itsura niya? Alin po? Itong itsura niya ngayon? Ay, ibang-iba po ngayon, para na po siyang senior eh. Ngayon mo lang siya nakita ulit, simula noon? Opo. Simula noong 2017, ngayon mo lang siya nakita ulit? Opo. Eh, paano mo nalaman na merong isang ganitong usapin na hinaharap, kinakaharap ang mag-asawang Ruiz at si Manang LB? Saan mo nabalitaan? Nakita ko po sa Facebook. Facebook? Opo. Nakita mo sa Facebook na kakaiba na itsura, kaya minarapat mong tumistigo? Opo. Kanino ka lumapit with the information? Kanino ka lumapit, Miss Melinda, para tumistigo? Ako po ang nilapitan ng Ma'am Rebelin Montales. Ano po? Kay Icon po, kay Rebelin Montales. Anyway, Jerwell. Nanong paano ito si Jerwell? Can you please administer low? Jerwell, handa ka bang tumistigo rito? Para sabihin yung nalalaman mo? Jerwell, sanda ka ba? Opo. Pakita sa kanang kamay, sumunod sa secretary. Ikaw ba ay nanonong pa na magsasabi ng totoo at bawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Opo. Maraming salamat. Mr. Chairman. Okay, Jerwell, sabay kayo pumasok ng nanay mo sa pagtatrabaho sa mag-asawang Luis. Opo. Ano ang trabaho mo? Ako sa ano, tindahan po. Pwede mo tagalin yung face mask mo? Ano ang trabaho mo? Yung anak naman. Sa tindahan po. Ano ang trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po ng mga gulay. Teka, bakit magkaiba ang bilyedo nila? Rabato? Bakit ang ginagamit niya Magnum Aling Melinda? Kaya mas maganda on the spot natin. Melinda ko po yun ang dalaga. Hiwalay na po. Hiwalay ka hindi na po kami, hindi po kami hihihibukan. Kasal doon sa asawa ko. Ah, hindi pa kayo kasal? Opo. Ano yung M? M sa'yo, Jerwell? Magno rin, no? Magno. Okay. Sige, tuloy nyo. Pakipatay yung mic nyo, mikropono nyo. Jerwell, ng Melinda. Ilang taong ka nagtrabaho kay doon sa mag-asawa? 17 po. Pasabay ng nanay mo? Opo. Sinaktan ka rin? Hindi po. Hindi ka sinasaktan? Okay, ilang oras, nung pumasok ka doon sa trabaho, doon sa mag-asawa, Ruiz, ilang taon ka? Ilang taon ka noon? 17 po. 17? So, minor de edad ka noon? Opo. Ilang oras ka doon sa trabaho? Ano po? Umaga. Umaga hanggang? Gabi. Hanggang gabi. So, bali, ilang oras yun? Mula, anong oras? Alas 8 na umaga? Opo. Hanggang? Hanggang gabi na po. Hanggang ano magsara po. Hanggang? Magsara po. Ano oras yung sasara? Yung tindahan? Hindi ko na po alam yun kasi patagal na po yun eh. Ha? Patagal na po. So, mula May hanggang December, alas 8 ka na umaga hanggang magsara yung tindahan. Tama po ba ako? Opo. O di meron na rin violation niya dahil minor de edad ito. At pinagtatrabaho siya ng mahigit na palagay ko, mahigit na 12 oras kaya trabaho. Anong uri ng trabaho mo ron? Tika karga, tika ano, tika buhat? Anong trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po. Ha? Nakatinda. Ano? Nakatinda. Ah, nagtitinda ka? Apo. Okay. Pinagagalitan ka rin ba ni, ano, nung mag-asawa o ni Madam France? Minsan po. Paano? Minumura ka ba? Apo. Paano ka minumura? At bakit ka minumura? Hindi ko po alam eh. Hmm? Minumura ka dahil hindi mo alam kung ano rason. Baka may ginawa ka naman. Wala po. Na hindi maganda. Na ayaw nila sa paningin nila. Wala po. Nagsubo ka pa sa nanay mo?
Binibura ka. Bakit hindi ka nagsubong? Eh, kasama mo nanay mo sa trabaho. Kasi po ano yung marami po akong ginagawa eh. Kahit nang pag-uwi ninyo, hindi ka ba nagsusumbong? Hindi po. Nagtatago off kayo ng secret, ng problema? Okay, gano'ng kadalas ka murahin? Hindi ka naman pinagbubuhatan ng kamay? Hindi ka naman tinataga? Hindi po. O, gano'ng kadalas murahin? Ano po, sa... pag may, ano? Pag may? Ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Magkano po ng mga print na nakadisiplay po. Ano? Nakadisiplay po. Paano ka minumura? Paano? Yung tanong ni Senator Estrada, pakiulit yung sagot. Pagkakaroon po ako ng mga paninda po, nag-ayos. Ah, pag sa nag-ayos ka ng paninda? Apo. Oo. Saka namumura. Ang tindahan, yun din ba yung pinag-uusapan natin tindahan na kung saan nagtatrabaho ang nanay mo? Apo. Ayun. Nung, with the permission of Senator Estrada, nalaman mo ba tinaga yung nanay mo? Hindi na po. Ah, hindi sinabi sa'yo. Kailan mo nalaman tinaga? Nung umalis po siya. So, nung umalis kayo sa bahay? Apo. Anong pakiramdam mo? Nagalit ka ba? Nagtimpi ka? O nag-isip ka ng masama? Nagalit ka sa mag-asawang Ruiz? O pinasadyos mo na lang? Nalungkot po. Hindi mo tinanong ang nanay mo kung bakit nangyari yon? Hindi na po. Simulan ko yung tanong sa... Nung ikaw ay doon ka na... Ano ka, stay in, di ba? Apo. Tutuloy doon ni Senator Estrada. Stay in ka ron. Doon ka natutulog. Nakikita mo lagi si Manang LB. Minsan po. Bakit minsan lang? Kasi po kayo nasa school po minsan. Ah, napasok ka? Apo. So, stay in ka. Hinahayaan ka mag-aral. Apo. Mm-hmm. Ganun kalayo naman yung eskwelahan. Malapit lang po. Pero doon ka natulog sa bahay ng mag-isawang Ruiz. Apo. Pwede ka pang usaha, samahan mo na ituro kung sino yung mag-isawang Ruiz sa iyong, sangayon sa iyong naaalala, natatandaan mo ba yung mga amo mo? Tatayo ka, tumayo ka, lumapit ka, hahatid ka ng usaha para ituro mo kung sino yung binabanggit mo kanina. Sino yung naging amo mo? Alin dyan? Yung nakapute? Alin dyan? Silang tatlo o dalawa lang? Yung dalawa, kasi baka makasama si attorney dyan. Yung dalawa, sila yung pinasukan mo. Let the record reflect that Cheruel Drivato appointed the spouses Ruiz as his employers. Pwede ka na maupo ulit. So, yeah, Senator Estrada? Okay. Thank you, Mr. Chair. Cheruel, sinasabi mo nag-aral ka? Sigurado to, guys. Tapos, and at the same time, katrabaho ka? Apo. Ano oras ka nag-aaral? Ano oras pasok mo? Umaga po. Mula? 3 po. Hapon na yun ah? Apo. Hindi, anong oras umaga? 6 po. 6 na umaga hanggang alas 3. And at the same time... Minsan po walang pasok. Ano po? Minsan walang pasok? Apo. Kadalasan, ilang araw, ilang beses sa ligo ka pumapasok? Sa eskwela? Isa lang po. Kasi po, ako yun, ano, open high po ako eh. Ano po? Open high. Anong sabi open high? Open high? Ah, yung parang study home. Home opo. Study. Kasi 2017 pa ito, wala pang COVID noon, na lockdown. So 2017, sige, minum ang tubig. Sige, 2017, stay home ka. Study home. Opo. Yung papasyal-pasyal lang sa eskwelahan. Opo. Sa bitna assignment. So mula Mayo hanggang Disyembre, yung old curriculum ito. Yung old curriculum, bakasyon ng Mayo hanggang June. So ang pasok mo, July na. Ganun, June. Hanggang Disyembre. Apo. Okay, Strada. Jeruel, magkano ang usapan niyo sa sahod? Sinasahuran ka ba? Sinasweldohan ka ba? Hindi po. Anong pumasokin na nanay mo, may usapan ba kayo kung magkano tatanggapin mo bilang sahod? Bilang sweldo? Kada buwan? Ulitin ko. Nung pumasok kayo nung May 2, sabay kayo na nanay mo na si Aling Melinda pumasok sa trabaho
sa mag-asawang doon sa mag-asawang Ruiz. Meron ba kayo usapan kung magkano tatangkapin mo bilang sweldo kada buwan? Opo. Magkano? Ganyan po sa mama ko. Ha? Parehas po. 4-5 yung sa mother mo, sa nanay mo? Opo. So 4-5 ka rin? Yes. Opo. Natuloy ba yung usapan rin yun? Nasweldo ka ba ng 4,500 kada buwan? Hindi na po. Mula nung namasukan ka nung Mayo a dos, hanggat pag-alis niyo ng Disyembre, hindi ka ba sinweldohan? Grabe guys, na opo. So, hindi ka rin bumabali? Hindi po. So, wala ka natanggap kahit isang kusing? Wala po. Bilang sweldo? Opo. At minunodidad ka pa nun? Opo. So, buti pa yung nanay mo nakakabali. Pero ikaw, never ka nag-attempt na mag-advance, na bumali bilang sa trabaho mo? Opo. Anong opo? Hindi ka ba nagbumali sa kanila? Hindi po. Hindi ka nagsumbong sa nanay mo. Nay, napasok ako. Wala man na akong pambaon. Usapan, may sweldo ako. Ba't hindi ako pinapasweldo? Hindi ka nagsumbong? Hindi po. Pero libre naman ang pagkain, libre ang pagtulog. Opo. Lahat gamit ng paglalaba, sabon. Opo. Tapos sinahayaan ka makapasok. Pinagsaktan, pinagbuhatan ka ba ng kamay? Hindi po. Pero minumura ka, sinigawan ka lang. Opo. Ulitin ko, yung una kong tanong kanina, nasaksihan mo ba na si Manang LB ay minura? Hindi po. Hindi mo nakita kasi opo. Hindi kayo magkasabay magtrabaho? Opo. Anong oras ang trabaho mo? Ano po? Anong oras ka nagtatrabaho? Kasi minsan may pasok ka. Anong oras ka nagtatrabaho? Sa tindahan, anong oras ka? Sa umaga po. Kasama ko sila sa tindahan. Tuwing napunta ko sila ng tindahan. So, nakakasabay mo rin si Manang LD? Hindi po. Hindi mo nakakasabay magtrabaho. Pero anong oras ba ang duty niya? Sa umaga po sila napunta eh. Pa kayo ulit? Tuwing umaga po sila napunta. So, si Manang LB, hindi mo nasaksihan, nasaksihan sinaktan. Nakakasabay mo ba siyang kumain? Hindi po. At ilan ba kayo doon nagtatrabaho? Marami po. Ah, marami. Wala ka na uulinigan, naririnig ng mga kwento na sa mga kasamahan mo sa trabaho. Uy, yung isa nating kasamahan dito, sinaktan kahapon. Hiyaw ng hiyaw. Wala ka ganon? Wala po. So, sa iyong pagtigil doon, hindi mo nasaksihan yun? Hindi po. Sa nanay mo, nabalitaan mo lang pagkatapos yung tinaga siya? Opo. Ano masasabi mo sa katatayuan ni Manang LB nung una mo siya nakita at ngayon nakita mo siya? Ito, nasa isang ilang metro lang ang pagitan mula sa'yo. Nung una po siya, maayos po yung kanyang mga katawan. Tsaka po yung buhok niya yung maikli. Yun lang po. So nung nandun ka, wala rin nakikwento sa'yo si Manang LB? Wala po. Eh, kailan mo nabalitaan na ganito na itsura niya? Nung pong nakita ko sa TV. Nung nakita mo sa TV, nagulat ka? Ba't nagkaganyan? Opo. Naawa ka? Opo. Mr. Chair. Senator Estrada, recognize. Madam Ama, sa Tumbay, you're the representative of the Department of Labor. What are the possible violations of spouses, Pablo and Francis Ruiz, with regard to the non-payment of salaries dito si Magina Melinda at saka Jerwell? Tsaka nung pumasok si Jerwell, minoritidad siya. So, bali, pause muna natin guys. So, bali, ang kakalabasan pala nito is they are new complainant, no, dito sa kasong ito ng mga Ruiz. No, bukod kay Manang LB, sigurado magfa-file din ng kaso itong bagong testigo, bagong complainant, no, regarding dun sa pagpapasahod, no, hindi pagpapasahod sa kanila ng tama at hindi pagsunod
doon sa kasunduan or napagkasunduan. So, na-interview naman yung dalawang ano, no, mag-ina. At may mga ibinulaslas nga, no, na mga kwento hinggil sa mga naranasan nila during that time na nandun sila kasama ang mag-asawang Ruiz. Okay. So, guys, siguro dito hanggang dito na lang muna natin na puputulin pansamantala itong ating reaction video or ang ating pakikinig dito sa hearing na ito. Okay? Itutuloy natin ito maya-maya, no? Okay? At maraming salamat po sa panonood. Ipagpapatuloy po natin ito, no? At magandang ano ito, usapin ito. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng nanood at ating mga taga-subaybay. Thank you so much. Mabuhay po kayo and God bless you po. Ayan. And once again, this is your Kabirador, Birador Piqua. Thank you so much, guys. And have fun and have a great day, everyone. Thank you.